What's up mga Arp? Welcome back to my YouTube channel. So, syempre, Archie Rinag, babalik. Ayan, so wala muna tayong bike check videos ngayon. Fish da tayo. So, kailangan na kasi nating maglipat ng ating aquarium, ng ating 15 gallon na may lamang rancho at flower horn sa taas. So, dati siyang indoor setup, ngayon gagawin natin siyang outdoor setup. Ayan. Kasi maglalagay kami ng Christmas tree dun sa pinaglalagyan ng dual stand ko na aquarium. So, pansamantala hanggat Christmas, dun muna siya sa outdoor setup sa taas. Ayan. So, ito nga pala nakikita nyo mga Arp, ito yung sa 75 gallon ko na community tank. So, may laman to na silver arowana, dalawang pibas, isang calvary, at isang monoculus. Tapos, meron akong tatlong Oscar, dalawang red albino red at isang albino. Then meron din naman ako dito ng dalawang silver dollar at dalawang Lego. Mukhang lumiliit na ang 75 gallon. So sa baba mga car, meron ako dito ng 75 gallon. Ang laman nito is yung koi. Ayan, alaga ni Mrs. Yan. Okay? So ano pa hinihintay natin mga car? Tara, samahan niyo ako. 100% water change tayo ng aking rancho at flower horn. So, ayan mga Arp, ito yung aking 15 gallon na ilalagay. So, ito yung aking flower horn. Pangalan po na lang yan ay si Bukol. Ayan. And, syempre, mayroon tayo ditong rancho. So, dadagdagan ko pa yan sa mga susunod na araw. So, iakit natin yan sa taas. Tapos, i-water change natin siya ng 100%. So, mayroon naman tayong filter sa tubig. Kaya, safe na safe kahit 100% ng ating water chain. So, ano pa? Let's go! So, yung mga car, syempre, kailangan natin ng siphon ng tubig. So, gagamit ako ng dalawang tubig. Dalawang timba pala. Yan. Para tuloy-tuloy ang ating pagsasiphon. So, kung ikaw ay fish lover, sigurado-sigurado naranasan mong sumipsip ng tubig sa aquarium. So, tanggalin lang natin yung mga abubot. So, syempre, ito, unahin natin ito na sa baba. Yan. Cover yan kasi ito yung pakainan ko. Yan. So, tapos, tanggalin natin ito. Yan. Tapos, yan. So, papakit na natin ito sa taas doon. So, yung ilaw ko nga pala, kung mapapansin nyo, USB type pa siya. Kasi DIY ko lang ito, mga Carp. Yan. So, tingnan nyo. So, LED ang aking ilaw. No? Naka-DIY yan. So, dalawa yan. Okay. So, kahit 24 hours, iilaw yan. So, matpakit sa taas to. So, next natin tanggalin yung ating tawag dito. Nakalimutan ko na. Sponge filter. Yan. Then next, yung sponge filter sa baba. Siyempre, yung ating air pump. Asa na air pump natin? Yan. So, habang naghihintay tayo ng siphon, dilinisin ko na itong sponge filter. So, tanggalin lang natin yung rancho. Yan. So, after nun, lagyan na kunin natin yung ating flower horn. So, ayan mga Carp, kunin muna natin na si Bukol. So, dadalhin na natin yan sa taas. So, wala ng tubig, wala ng isda, wala ng takip, wala ng mga abubot. So, iakit na natin ito sa taas. Then, bago natin ibalik lahat, syempre, nakabaklas na rin naman. So, lilinisin ko na siya. So, let's go!
So mga carp, dito ko ilalagay yung aking dual stand 15 gallon. May saksakan kasi dito. At the same time, naarawan dito. Ayan. So kunin natin yung stand. So sa mga nakakapanood na ano, bago lang sa pag-iisda, kung mapapansin nyo, meron ako dito rubber. Ayan. So lahat ng paano aking dual stand, nilagyan ko siya ng rubber. Kasi pinaka-safe na yon para maging level. Ayan, kung mapapansin nyo, pipit na siya. Ayan. So, apat yan. So, papalitan ko na to pagka inakyat natin sa taas. Ayan. So, papalitan na natin yung rubber ng ating paano ating dual stand. So, siguro ngayon gagawa ko ng apat para maging makasigurado tayo na level yung ating dual stand. Sabi nga nila, prevention is better than cure. So gagawin ko, tigda dalawa na. So 2, 4, 6. So dalawa pa. 7. Picture mo to. 8. Ayan, so dito tayo. So lalagay ko lang to na tigda dalawa. So dito mga carp, maganda na rin to kasi papantay siya kusa. At the same time, hindi na rin yan gagalaw. So kung nakikita nyo, gumagalaw siya. Pero pag nalagyan niya ng tubig, pampabigat, papantay na kusa yan. So dito tayo ngayon sa aquarium. Lilinisin natin ito ngayon. So, pagkatapos linisin, siyempre, lagyan na natin ito dito. So yan na mga carp, naiayos na natin. So ngayon, mag-igib tayo. Papakita ko sa inyo kung saan ako kumukuha ng tubig para kahit 100% ang water change natin, safe ang ating isda. So let's go! So mga carp, ayan. So dito ko kukuha ng tubig kasi pinaka-safe talaga. So almost 9 months ko nang ginagawa to. Wala pa naman akong namamatay na isda. Kahit 100% ako mag-water change. So, meron ako ditong filter. Pakita mo nga. So, ito yung aking filter. Ayan. So, nakalaan lang yan para sa isda. Hindi, joke lang yun. Ayan. Ginagamit namin to sa sinaing saka sa sabaw sa ulam. Okay. So, nakakonekta lang yan dito sa gripo. So, sa Lazada ko lang nabili yan. So, hintay lang natin mapuno. Ayan. Na. So, yung siphon ko, ginamit ko na rin sa hose. Yan. So, siguro mga 8 balik or 6 na balik bago mapuno yung ating 15 gallon. So, mga carp, linisin lang natin na maigi ang ating sponge filter. So, nilinis na natin to kanina pero siguraduhin pa rin natin malinis. So, pag malinis na, balik na natin. Kabit ko na mga carp, yung ating air filter. So ang gamit ko, ito lang naman.
Naka-single air filter, naka-single air pump lang tayo mga ERP. Kaya gumamit tayo ng extension. Ito yung ating hose. So ito, pansamantala, dito natin lalagay yan. Lalagyan natin siya ng adhesive. Ganyan. Okay? So tara, tingnan natin, baka puno na yung ating timba. So ayan mga ERP, okay na ako dito sa taas ng tubig na to. Since yung hospital tank lang naman natin ang ating flower horn. Tapos maliliit pa ang ating rancho. So dadagdagan pa natin yan. So ginabi na tayo. So lipat ko ngayon si aking bukol. Yan, kunin ko lang si bukol. Uy! Let's go bukol! Yan! So ayan na siya sa kanyang panibagong bahay. Yon. So, hanggang dito na lang mga ERP. I-update ko na lang kayo after a month siguro kung ano na nangyari kay Bukol at syempre kay Rancho. So, maraming salamat sa panonood. Syempre, kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!